Matapos nga pong matalo ng tatlong magkakasunod na laro ang Golden State Warriors ay meron na nga pong mga usap-usapan ngayon na pwede pa nga po silang mapapunta sa play-in tournament. Yan nga ang unang story na pag-uusapan natin ngayon. Nasasamahan ko na rin ang balitang bumalik si Darren Collison sa Los Angeles Lakers at ang may bagong pangmalakasang play nga po na gagawin ang Lakers sa darating nilang laro. Kaya tara, halina at alamin natin yan. Wins at 25 losses. Yan nga po mga idol ang kasalukuyang record ngayon ng Golden State Warriors matapos silang matalo sa kanilang huling tatlong laban. Grabe nga po ang hinaharap na struggle ngayon ng kanilang kupuna na siyang rason talaga ng pagkainis ngayon ng kanilang big man na si Draymond Green na hindi tanggap ang pagkatalo nila sa Orlando Magic na pumapangalawa ngayon sa pinakakulelat na team sa standings ng Eastern Conference. Bali, nahirapan nga sila dito nang wala si Stephen Curry, paano pa kaya kung makaharap na nila ang ilang legit na contender ngayong season gaya na lamang nga po ng Miami Heat na makakabangga nila bukas. Kaya meron na nga daw pong mataas na tsansa na kapag nagpatuloy pa nga po ang kanilang pag-struggle ay siguradong magtutuloy-tuloy na naman nga po ang kanilang mga pagkatalo hanggang bumagsak sila sa standing. Sa ngayon nga po ay pumapangatlo pa rin naman sila kahit papano sa West, ngunit hindi rin naman nga sila ngayon nakakasigurado kung mapapanatili nila ang kanilang kasalukuyang pwesto gamit ang kanilang ipinapakitang laruan ngayon. Hindi rin naman nga po ganun kataasan ang kanilang kalamangan na sumusunod sa kanilang team sa standings ngayon. Isa pa, meron pa rin naman nga daw pong chance na mahulog sila sa play-in tournament kung matatalo sila sa kanilang huling 10 laro ngayong season, gayong 5.5 lamang nga po ang kanilang kalamangan sa 7th pwesto sa Western Conference na Minnesota Timberwolves. Kaya hindi nga daw dapat pang magpakampante ang kupunan ngayon ng Golden State Warriors. Samantala, dumiretso naman tayo sa ating pangalawang story ngayong araw sa balitang bumalik nga po si Darren Collison sa Lakers. Ayon nga po sa inilabas mismo na balita ni Shams Rania ng The Athletic, nag-signed nga daw po muli si Darren Collison ng kontrata sa G League team ng Lakers na South Bay Lakers. Ito nga daw po ay upang matulungan niya ang kanilang kupuna na makuha sa G League team at magkaroon na rin naman nga ng chance na makapaglarong muli sa lineup ng Los Angeles Lakers. Kung inyo nga pong matatandaan, kinuha na nga nila si Darren Collison dati pa ngayong season matapos mawalan sila ng ilang mga manlalaro. Sa mga hindi nga po dyan nakakaalama, hindi nga katulad ng Lakers, ibang-iba nga po ang nangyayari ngayon sa South Bay Lakers, gayong pumapangalawa rin naman nga sila sa Western Conference ng G League sa kanilang record ng 17 wins at 9 losses. Kaya mataas nga talaga ang kanilang tsansa na magkampiyon ngayong taon. Gayong napag-usapan na rin naman nga natin ang Lakers, ay pupunta nga tayo sa ating huling story na pag-uusapan ngayon sa balitang may bagong pangmalakasang play na gagawin ang kanilang kupunan. Kasunod nga po ng kanilang pagkapanalo noong nakarang araw kontra sa Cleveland Cavaliers ay marami na nga po mga eksperto ang naniniwala na nagsisimula ng lumakas ang kanilang team, lalo pat ibang-iba nga daw po ang kanilang ipinapakitang laruan ngayon. Meron na rin naman nga daw sila ngayong isang klaseng signature play na ginagamit nila ngayon upang madali silang makapagtala ng puntos. At ito nga po ay ang mga ginagawang pick and roll play kung madalas ditong dinodouble team sina LeBron James at Russell Westbrook. Kaya parati nga pong nagiging libre dito ang kanilang mga sharpshooter gaya na lamang ng kanilang bagong player na si DJ Augustine na nagtala sa kanilang huling laban ng 20 points sa kanyang 7 out of 7 shooting. Ayun nga po dito, kailangan lamang nga daw pong maging confident ang iba nilang mga manlalaro sa kanilang mga ginagawang tira upang sa ganoon ay makagawa sila ng puntos sa kanilang nagiging laban. So that's it, mga idol, ang ating pangalawang video ngayong araw na ito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa NBA. I-follow nyo na ang ating Facebook page at bisitahin dahil meron din tayong mga ina-upload na mga NBA balita doon. Shoutout sa lahat, maraming maraming salamat, mga idol.